magsamahasayan. Ito medyo magiging seryoso to. And alam ko maraming may inspire dito sa video na to. Grabe talaga yung pinayat ko, as in kumalo ako ng 160. Mula ko 160 ako eh. Isipin nyo from normal weight ko nung season, siyempre matagal na akong dinag-compete. Nasa kumapalo lang ako ng 170 to 175, ganyan. May time na nag-180 pa nga ako eh. Maintain natin ng 180 tayo. Pero this time, 160. So, dito nyo, laki talaga pinayat ko. Biceps ko, iba na yung tsura. 2 months ako, parang 2 months, no? Pumitik ako ng 1 month, no? Ay, ng 1 day, last month. So, parang anong nangyari sa akin? Almost 3 months. Oh, almost 3 months. So, parang dun sa last 3 months na yun, parang yung workouts ko, siguro mga nakaano pa lang ako. 5 or 6 times lang ako. So, medyo matagal talaga. Tapos yun, nawala yung appetite ko. Nangyari pag hindi ako nag-gym, ganun talaga yung sakit ko ever since. Kahit yung bata pa lang ako nag-start akong mag-competition. Pag hindi ako nakakapag-gym, hindi rin ako nakakaya na maayos. Pero this time, papakita natin sa inyo, okay? Ano to, day 1, yung body at tapos for transparency na rin, papakita ko sa inyo katawan ko ngayon. Please do not grab the handle. Ay, below 160 ako. Oh? Pero sporter pa rin yung lumalabas sa atin. Pero yung weight natin, yeah? So alalahanin ko to. Ayun yung lakandaan nyo, okay? Mag-video lang ako ng front, side, and back. Although hindi to morning shot, so medyo nakakaya na ako, so medyo mataba pa ako nito. Day 1 natin. Siyempre, bili mo tayo ng whey. Ayan, shoutout sa Whey King. Tapos may bago pa lang ano ngayon kinikiri na product si Whey King. Ayan, RC. Sikat na brand na to. Siyempre, sikat din ng bodybuilder. Day 1 natin ngayon. Tapos, ayan. Tinong ako, may masashare akong tips sa inyo mamaya pagbalik sa day 1. Pinano ko muna mabuti ito kung paano ko atakihin natin yung day 1 natin, okay? Hello, sir! May video sila. Meron ba kaming freeway dyan? Let's go! Yung muscle endurance ko ngayon, grabe, sobrang bagsak. Kaya napipili na akong ano, magbaba ng weights. Pero okay lang, part of the process. Actually, tandaan nyo, pag bumabalik kayo sa buhat, mga previous clips nyo, mga numbers nyo, huwag natin ito try i-reach. Yung first week, yun talaga yung ano, parang gine-gauge mo yung sarili mo. Tapos parang yun ulit yung magiging baseline mo, starting ano mo, numbers mo. Tapos yun, every week, try mo pataasin. Yun, for sure, babalik at buhat natin. Pagka medyo malapit na ako dun sa lips ng mga dati kong buhat, and for sure, nag-improve na talaga yung ano ko rin yun, in terms of muscle. Tingnan natin kung gaano tayo ma-amaze sa katawan natin. Actually, hindi lang sa katawan ko. Oo, magkakaiba tayo ng katawan, pero ayan, ito yung magiging example, okay? Regardless kung, syempre, may magka-comment na naman, roided, ganyan-ganyan, for example. Sige, tatry muna natin, hindi muna tayo magsasalpak after a month. Ayan. And anyway, transparent naman ako dyan eh. Kasi next year mag-prep ako. Pero itong 30 days, ito try natin, okay? Sumaksayan, day 5. Hindi pa natin makikita ulit yung ano, yung dating size natin kasi hindi naman ganun kabilis yun. Pero habang tumatagal everyday, siguro ako di ko mapapansin. Tapos siguro pag napanood na lang natin itong video, medyo napapansin ko na rin. Pero kasama talaga sa process yun, okay? So tanggapin mo lang muna na maliit ka kapag bumalik ka, no Rich? Yes. Chest day tayo ngayon. Supportahan natin yung kay Joven. Nilabas niya na to. Ayun ko pag napanood nyo, baka ubus na. Pero yan, support kay Ven, ha? Masaya na share ko lang sa inyo, ha? Parang medyo nandun kasi ako sa ano, point na okay naman ako kung saan yung narating natin. Pero parang may kulang talaga. Nang tumigil talaga ako mag-gym. Diba, Rich? Iba kasi yung happiness sa gym. Passion mo. Tapos yung mga gusto mo abutin, gusto mo... Hindi yung gusto mong i-beat mga i-beat na ibang tao, yung gusto mong abutin sa sarili mo. Hindi mo malalaman hangga't hindi mo pa nare-reach. Yun yung ano eh, yun yung parang nagpapaganda or yun yung nilook back ko na parang sayang kasi paano kung 'di ba? Anyway, syempre lahat naman ng tao nagkakaroon ng problema, napapatigil kayo. So yun lang, ilagi ko sinasabi, basta huwag kayo magsawa mag day 1, no? Rich, alam ko yung iba nakiki-day 1 sa akin, parang sinasabi day 1 na naman. Okay lang yun kasi syempre mga sumusunod din yun sa mga ano natin.
sa journey natin noon pa, di ba? At siguro yung iba, ano sila, yung expectation nila sa akin parang medyo bumababa dahil day one na naman, gano'n. Kasi yung iba naman, yung iba hater talaga, mga gano'n, di ba Rich? Pero basta, ano nyo lang, kunyari, kagaya nyo ako, kakabalik nyo lang, tiisin nyo lang muna yung mga nasasabi ng iba or yung tingin nyo sa sarili nyo. Actually, hindi masyadong importante yung sabihin nyo, yung tingin nyo sa sarili nyo, tiisin nyo muna. Kasi for sure talaga, malaki yung chance mawalan kayong motivation, lalo na kung bumalik kayo na parang nawala yung dati yung gains, ganyan. Medyo nakaka-demotivate yun. Pero pag tiniis mo yun, tapos ma-endure mo yun hanggang sa bumalik na yung gains mo, boom! Norwich, confident ka na ulit. Kasi wala namang nagkaroon ng fitness journey na walang setback. Yun yung tatandaan nyo, okay? Yun nga lang, may mga iba't ibang kasi ng setback ng tao. So hindi mo rin pwede i-compare yung sarili mo na parang ay, walang kwenta si ganito kasi hinayaan niya maging ganito sarili niya. Hindi mo rin pwedeng sabihin yung sarili mo, wala kang kwenta kasi yung iba, hindi nila pinabayaan sarili nila. Ano yan, kumbaga may kanya-kanya talaga tayong ano, weaknesses sa buhay. Kaya, ganda na na-reach yan, ha? Kaya, huwag kang malungkot. Be legendary. Day 16. Shoulders day tayo sa pilot na swimming. Tingnan natin yung update mamaya sa itsura. I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that. Okay, grabe. Kamis. Kailan kita makakapaglaro, ano, Rich? Thank you. Hindi, huwag natin madaliin mga walang madali. Actually, itong vlog na to, hindi ko alam kung anong ilalagay ko dito kung maabot to ng 30 days or 20 days. Huwag niyong iisipin na ganun lang siya kabilis. Yung 20 days na yun, yun lang yung training days ko, okay? Pero isipin niyo yung mga rest day. So, yung food din doon, naging factor din. Pero this time, parang hindi 100%. Mga 90 plus siguro percent. So, may mga days din na nakakamiss ako, ganyan. New Year, tapos kakapit lang natin. And, ayun! Dami nating mga nilalagpasan ngayon, pero kaya lahat yan, okay? Ano nyo naman yan, ha? Kapag binibigyan tayo ng mga pagsuko, ano yan? Ibig sabihin, may mangyayaring maganda. Ako, lagi akong ganun naniniwala. Kunyari, may nangyari sa'yo maganda. After nun, isipin na may pagsubok na darating. Pero, after naman nun ulit. Ano naman, di ba Rich? Mm-hmm. Parang ganun yung naging cycle sa buhay ko, eh. Di ba? Mm-hmm. Which is totoo naman. So yun lang, update tayo. Can't stop when I train like that. Got eyes on the prize when I make that bet. Got goals in my mind that I want real bad. So I work and strive to get all of that. Don't need any luck, my work pays off. Cause the more I work, the more I take off. I don't lack direction, I'm never lost. Always on play, never hit pause. And I teach classes on these things. Lessons came through lyrically. But now I think it's time to be professor of the finer things. To guide the next to try and be. Okay, season. Walang pump, ha? Nati Gaming, 5 months. Okay, mga kasayan, welcome back sa channel natin. Last 4 days ng ASYN. Nakakatawa kasi. Ano yung in-invite ko sila kuya Wins.
pumunta sila dito. Tapos sakto na dito rin yung team ni Bro Legrand mamaya. Ano to, kumbaga feeling ko ito na yung last day na parang medyo makakita kayo ng mga bodybuilders na nagko-compete. Halos magkasabay-sabay mag-training dito. Yan, nakakatuwa. And yung sa posing room, makikita nyo mamaya sa mga ano video yung mga nagpo-posing doon. Kasi mamaya wala na yung Stay Hungry, Stay Humble, saka syempre Be Legendary. Pero kahit mawala yan dito, dito pa rin yan. Hintayin nyo yung bagong bukas natin. Mga ilang branches pa. 20. Joke lang, joke lang. Hindi, basta tandaan nyo, tuloy-tuloy lang tayo mangarap. Tapos lahat talaga yan may lesson. Marami kaming lesson ngayon na lahat. Sa team, pagdating sa gym business, may lessons din. Lahat, dami lesson. Ano muna kami? Chest day, waist, stand, and things. Courage mo. Shoutout pala sa mga taga-Kasayan. Thank you. Ayun na mga Kasayan, nagulat ako dito. Nati pa ba to? Parang yung kamas si Richmond eh. Hindi. Smaller version si Richmond eh. 85. Pero natin pa natin. 100%. Oo. Hindi, ako naman. Ako naman naniniwala naman ako sa tao pag tinatanong ko sila off-cam. Sinabi nila natin sila. Hindi naman niya magsiwa. Ito, Nati, ito. ST. Puta ka na rich pa rin siya. Sabi nga kayo. Wala akong bump eh. Biga. Actively trying things in the shadows quietly building their own dynasty. We gon' hike through the flames. We gon' die with a name. And we gon' fight through the pain. We gon' rise up and change. And we gon' strive to make gains. Cause we don't hide from the blame. We take pride when we train. We gon' rise up and change. And we gon' hike through the flames. We gon' die with a name. And we gon' fight through the pain. And we gon' rise up and change. And we gon' strive to make gains. We don't hide from the blame. We take pride when we train. We gon' rise up and change. Day 20 natin, back day. Kasama natin yung mga KSYN dito. Ayan sila, Uncle Armsley, makita nyo. Mamimiss ko tong gym na to. Pero sobrang proud ako dun sa ginawa natin, mga Kasayan. Though, syempre, meron din tayong mga ibang mistakes. Pero pag nag-focus ako dun sa positive, ang ganda rin nung nangyari. Community na build natin. Ewan ko, for sure, alam din naman ng mga nakapunta rin dito sa KSYN. Kumbaga, parang... Ang dami ko rin ako sa members yun ngayon eh. Nakakatawa. Ikaw ba, Rich? Galang? Ayan. Walang susuko. Baka ayun lang to. God's plan para mag-relocate tayo. And yun. Parang January, lakas no? Daming tao. Bukasabay nga yung arms eh. Oo, yun o. Parang medyo bumabalik na ako eh. Teka, set lang ako. Tel! Makilala mo yung unang client mo. Ay, ito nga pala si Raven. Drop ni... Ay, Black. Black New. I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by it.
my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gone for it. Reach, ano timbang mo ngayon? Almost 85. Ilang weeks out? 23, 22. 23. Pero wait lang, parang hindi ganyan yung itsura mo na isang araw. Hindi, napakain si Reach. Pero ano, Reach, confident Reach ha? Ano talaga yan? Kumbaga, tuloy pa rin yung prep na. Oo, tuloy pa rin. Sige, tinan ko nga yung backshot. Huwag na yung harap, medyo ano eh. Gagawa, tiri ka rin. Oo, oh, hindi. Yan yung nagagawa talaga pag ano, bigla ka nag-cheat meal. So yun mga kasayan. Dahil nakabalik ka tayo sa vlog, so basta marami kayong aabangan. Knuckles taped black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch. Parang naiyak ka. Si? Bakit ako naiiyak kung meron mas magandang makarating? No. Diba? Yes. Lagi kong sinasabi, Rich, dati, kahit nasa home gym pa lang tayo, yung ganda ng gym, wala sa equipment saka dun sa facility. Yung sa ano yun, community number one, di ba? Bonus lang lagi yung equipment, bonus lang lagi yung ano, di ba, Rich? Yun yun. Kasi for example, yung mga ibang dumadayo sa atin, lalo na yung sa mga malalayo, na-feel nila na maganda yung gym natin. Pero wala pa rin papalit dun sa talagang home gym nila. Yung talagang home court na gym nila, di ba, Rich? Lahat ng mga dumadayo dito, maniwala man kayo o hindi, sure ako yun. Like for example, kunyari, taga malayong lugar, dumayo dito, oh, na-experience nila yung magandang gym, pero wala pa rin taro dun sa pinag-gyman nila. Kasi yung community nila yun nandun, di ba? Bilang kasi sila dun sa community na yun. Yun yun. So tayo, gagawa tayo ng sana, same community pa rin, pero kung medyo saan man tayo makalipad, basta abangan nyo na lang. Kasi hindi tayo suko, Rich, no? Parang ikaw yung naiiyak, Rich. Uy, ang ina, kagaya nila bro, dito sila nagpo-posing ng madalas. Tapos, dito kami nag-prep, ilang competition yun. Dito, posing ng France kami ito ng SEA Games. So, sobrang memorable tong lugar nito sa amin. Tapos, ang daming ilang competitions ko, yung pinag-France ako ng posing dito. Na-miss namin itong lugar nito. Pero, may mas parating na better plan. Yun. So, abangan natin yan yung kasaya na next. Totoo yung sinabi ni Ming, napakarami namin pinaghandaan dito sa Kasayan Fitness Gym. Sobrang ito yung pangarap din ng bawat isa. So, ayun, this is another chapter of our lives and another book is gonna open for the next chapter, which is gonna be better and best because God has a plan for everyone. Siyempre, ano pa rin, thank you pa rin sa building sa Fairview place na to kasi siyempre, di ba, hindi magsisimula lahat ng KSY kung wala rin yan. Di ba, Rich? Ikaw, Rich, anong memories mo dito? Nalala ko nung umpisa to, payat pa ako talaga eh. Tapos? From 65 to 85. Oo. Tapos si Uncle naman, si Jessica to, dito rin nag-transform, di ba? Ilan sa ilan yun ang Uncle dati? 52. Oo, 52 nung nagsimula. Ngayon? Okay sa mga kasayan, day ano ba? Hindi ko alam, basta hindi na natin ito ha. Wait, do not grab the handle or hook when venturing or playing. Uy, kala ko ba naman? Ilan yan? Ay, room no? Hindi, parang hindi. Tubig siguro ito. Body of water, 54 kg. Alam na lang nila yung tubig? Oo. Ay, siya. 78. Let me get my head straight, I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all. So kasi mga kasaya na, madalas kasi nakikita nyo more on training lang. Minsan lang ako makashoot nung sa meals. Ito, actually sobrang alam nyo naman yan, basic lang mga kinakain ko. Pero ngayon ito, nagluluto si mami ng sinahal niyang ano.
Anong tawag din namin? Corn na lang. Anong tawag sila doon yan? Chase Beef Recipe. Corn and carrot. So, tinagyan ko lang ng ano, Lord Season yung konti sa rosemary. Birthday ko pala ngayon, mga kasayan. Pero ibang vlog ko na lang yan yun. So, first out of town ko rin kasama si Yuna. Kasi namin, so, nakakatawa. Abangan nyo yung vlog na yun, okay? Balik tayo sa vlog. And basta yun, nakakatawa. Mamaya, makikita nyo yung ano ko, final weight ko before ako kumain. Okay, so mga kasayan, dito na yung ending ng ano natin. Comeback. Medyo ano na tayo, nakarecover na tayo. Tapos yung timbang natin ngayon. Pero kanina umaga parang 174 ako. Kasi nagtimbang tayo gabi. Kasing ko yung koko. 178. So 178, 158? Una? 178 divided by 2.2. 80. 154. 178. Solid. Check natin yung ano. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kasayan, tapos ano, may papakilala pala ko sa inyo yung ano, bagong yaya ni Yuna, si Uncle Tutoy. AMJS, uy! Big boy. Ito pa rin pala, Uncle? Saan ang workout kanina? Dun, sa ano? De, ito na mga kasayan, huwag na natin patagalin kasi alam nyo na rin naman, lalo rin mga nakapollow sa atin sa page. Kaya dito na natin tinapos yung vlog. Gusto ko sana talaga tatapusin natin yung vlog dun sa gym. Kasi nag-wait ako, nag-start akong ganun. Pero kasi nagsara na kasi yung gym. Actually, nagsara siya dahil hindi na kami ni-renew ng building. Pero ang good news, maraming good news. Kasi kahit nagsara yung gym, syempre, marami talagang message sa akin, yung mga kasayan, ganyan. Kahit na inabsorb sila nung nag-take over na gym, na parang gusto pa rin nga daw nila magtayo pa rin tayo ng KSYN. So, gagawin natin yan soon, okay? Kailangan lang natin makahanap ng place. Since nabanggit ko na rin naman na to, daming lesson, madami talagang lesson yung sa pagtatayo ng gym. Saka hindi madali mag-run ng gym. Sobrang hindi madali, lalo na... ako meron akong mga pagkukulang, mga ganun. Pero at least sa next gym, alam ko na yung mga kailangan kong improve. And yun, basta lahat i-apply natin dun. Tapos syempre, ano pa rin ha, shoutout pa rin kay, kay Boss Ariel, syempre sa Extreme Gym Equipment. Kasi syempre, nabigyan niya tayo ng chance na mag-partner kaming dalawa dun sa KSY and Fairview na nagawa natin ng sobrang ganda nga. Talaga, ang laki. Daming na buong community, maraming na buong pangarap, yung mga yun. Pero sa next gym natin, siguro itatry ko naman na tatry ko mag-isa. Parang tatry natin ng... kasi parang feeling ko naging factor din yung partner natin si Extreme. Kasi parang naging kampante ako. Parang gano'n. No, Rich? Parang naging kampante ako. Usap kami ni Boss eh, dami rin ako lesson na tutunan sa kanya. So feeling ko kaya naman na natin mag-isa. So yun yung gagawin natin, okay? And hintayin nyo lang. Tapos yun, syempre yung message ko naman dun sa members natin sa KSYN. Kahit na nawala yung KSYN, pag nakapagtayo tayo sa next branch, promise, babawi ako sa inyo. And actually double benefit eh, inabsorb sila ng gym. If ever man magtuyo man ako kung saan man lugar, kung sa Quezon City man, or magtuyo pa ako ng next, kasi plano ko talaga para mina yung KSYN. So ang mangyayari nun, lahat ng mga previous members natin doon, na siya, gagawin natin siyang members na rin yung mga itatuyo natin ng gym. So yun naman yung pabor. Tapos yun, syempre humingi rin ako pasensya dun sa members. Syempre hindi naman lahat maiintindihan. And yun, basta nakakatuwa. And kasi lalo na nung last day na, parang nakakalungkot. Nung last day, mas lang dumami, no, Rich? Kasi parang gusto talaga nila i-experience yung gym. And yun, tapos nung umalis ako, medyo nakakalungkot kasi ang dami nag-chat sa akin, yun nga, na hindi na rin daw sila nag-gym doon. Kasi daw yung habol daw nila yung yung community, yung mga ganun. And sabi ko naman sa kanila, yung gym na ginawa natin is same pa rin naman. Actually, mas papagandahin pa nga yun ang alam ko eh. Ma-improve nila yung CR. Kasi syempre, mas marami silang budget. Ma-improve nila yung CR, ma-improve nila yung ganyan. So, pa rin. Kumbaga, worth it pa rin talaga na mag-gym doon sa place na yun. And alam nyo naman na build up na rin natin yung place. And maganda naman talaga yung place. Pero, ayun naman. Yung sa atin naman, syempre, kailangan tuloy lang yung buhay. Actually, setback to eh. Kumbaga, nakapag-open na tayo ng gym. Though, bumalik sa akin yung pinuhunan ko. Pero setback pa rin siya kasi syempre parang binuhos ko yung lahat ko doon nung una.
Kaso lang yung medyo gitna, hindi rin ako masyadong naging active. Pero maraming problema. Pero hindi yung reason. Kasi syempre, ayoko na ngayon yung nagsisi ako ng sisi ng mga bagay. Kumbaga, feeling ko kasi kaya lahat talaga makontrol kapag ano, pinaano mo lahat. So, basta yun yung i-apply natin. Isa-isa, daan-daan. Kasi before naman, feeling ko hindi naman tayo makakarating dito. Kung ano kung hindi naman ganoon yung mindset natin. Siguro ano lang tayo, nagkaroon lang talaga tayo ng mga setback. And naingit nga kala Rich eh, kasi laki ng katawan si Uncle. Ganda na ng katawan, di ba? Tuloy-tuloy. Atas ako nagka-setback ako sa physique. Pero sinabi ko talaga, sabi ko kailangan bago akong mag-birthday. Mas malaki na ulit ako kay Rich. Kaya kay Uncle. Ano ito? Parang naiyak si Uncle. Hindi. Hindi, Uncle, ano ba masasabi mo doon sa pinaghirapan natin doon sa KSY? Siyempre, sayang. Kaso nga lang, wala tayong magagawa dahil hindi tayo pinarinyo. Sa susunod, ipinag tayo ng lote. Abangan nyo. Iyak si Uncle. Hindi, ang manulong ako. Si Uncle kasi siyempre, ano dun siya lumaki, dun siya ano. Tapos tayo pa nagbuo. No, tapos si Uncle gabi-gabi nililinis yan, di ba? Oo. Pero ayun yung ano, ganito kasi ako eh. Ang nililook forward ko na naman ngayon, actually nung time na nagsara, parang napapagod na ako. Ayoko na magdoon ng gym, nakakapagod. Kung mag-start na naman. Kaso kasi, ang dami kasing, ano, marami kasi talagang demand nung KSY. Marami nagda-demand nung KSY. Actually, gusto ko nga, training ground na lang tatayo ko. Parang studio na maliit. Kaso nga lang, syempre, paano naman yung mga dating umaday ng KSY, hindi gusto pumunta ng KSY, bumisita. So, basta, yung tatayo ulit natin yun, si Uncle ulit yung gagawa. Syempre, tutulungan namin si Uncle. And yun, kung hindi man siya maging ganun kasobrang laki, mapapangako sa inyo yung culture, ganun pa rin. Kasi yun naman talaga yung ano natin eh, yung culture. Ever since kasi ako naman, ang sinasabi ko naman yung culture talaga sa gym. Yun talaga, okay? Tapos yan, tatayin natin magtayo sa iba't ibang lugar. Siguro kapag, actually medyo kinukonsider ko na ngayon yung investors. Pero dun sa mga next branch, sa first gusto ko muna ako muna. Tapos siguro, plano ko kasi yung kunyari about province. Kunyari meron tayong kasayan dyan na parang gusto nila magkaroon din ng gym. So yun. Pag-usapan natin, email nyo lang ako. Pero for now, tatayo muna natin itong branch ulit ng KSY and para tuloy-tuloy lang tayo lahat. Okay? So yun lang naman mga kasayan. Dito ko natatapusin. Sana na-inspire kayo. And yun, tandaan nyo pag nagkaroon kayo ng setback sa, lalo na sa katawan, kasi yun naman ang forte natin dito sa vlogs natin, sa physique nyo. Pag nagkaroon kayo ng setback, kayang-kaya nyo yun bumalik. Okay? So huwag lang kayo susuko. Tapos abangan nyo yung mga labas ng KSY. Si Uncle, kailan laro mo, Uncle? July. Okay, July. Kami ni Sir Sandy. Iba kayo sa ano? Nationals. Oh, Nationals. Si Richmond, si Richmond. Hindi ko pa alam. Tapos siyempre, supporta natin yung KG Classic ha. 100,000 yung premyo doon. Yung makita tayo doon. Sandy, Sir Sandy. Sandy, lalaro doon. And for sure, malaki ako ng time ngayon. Okay, makita tayo. Yung pro card siguro, next year na. Next year na siguro. Oo. Kasi gusto ko yung sobrang ano yun. Improve, no? Oo, sobrang talagang improve. Kasi yung setback talaga yung nalapaan sa akin. So yun lang, kita-kits next time ha. Sign up.